I-vlog natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung alin-alin ang pinakamabisang skincare na pwede nating magamit o i-apply sa ating mukha. Hindi tayo gagastos. Ano-ano ang mga ito? Una ay calamansi, pangalawa aloe vera, pangatlo ay rice milk. Kaya naman ay sabaw ng ating sinahin. Kung gusto nyong malaman kung paano gamitin ang mga ito, huwag kang mag-skip sa video na to. Tapusin mo hanggang dulo para naman sabay-sabay tayong gumanda o pumugi o kuminis ang ating mga. Okay, so ayan na nga, kukuha tayo ng aloe vera. Dito sa amin ay naren lang yan sa bakuran kasi meron talaga kami niyan pinaparami para hindi na kami maghahanap kung saan pa. Kaya kung meron kayong mga pasudyaan o kaya naman sa paligid lang ay pwede nyo itong itanim. Ito, pinutol ko na nga. At iwain natin ng bahagya para makuha natin ang laman niya. Dahan-dahan lang kasi ito ay napakalambot lamang. Yan. At nakita nyo na yung laman, i-scratch nyo lang ng bahagya, ganyan, dahan-dahan lang para makita nyo yung katas nya. Ayan, marami, kailangan ay hindi naman konti at hindi naman sobrang dami. Ayan, kalamansi, yan naman ang ating sunod na hinihiwa, dahan-dahan lang para hindi ka masugatan. Dalawa, tatlo, apat. Yan ay ayon lamang sa kagustuhan ko kung ilan ang gusto kong ilagay. Kung gusto nyo dalawa, pwede naman. Sa akin kasi, gusto ko apat. Ayan na, pigain nyo ng mainam at tanggalin nyo yung buto kasi ikaw din ang mahihirapan. Ayan, ayan na yung aloe vera natin. Pansinin nyo. Ayan ang kalamansi at ang ating rice milk. Ngayon tapos na natin i-prepare ay una natin i-apply ang kalamansi. Ito nga yung kalamansi natin. I-apply natin ito and then pagka-apply natin kailangan ay 7 to 10 minutes na ma-stay siya sa ating face bago natin ito bandawan. Ano ang kagandahan ng kalamansi? Nakaka-dry ito ng ating mga pimples. Ano pa? Yung ating dark spots. Maaari niyang matanggal. At kung ating mukha ay oily, pwede rin matanggal ng kalamansi. Dahan lang natin kapag tayo ay gagamit nito. Huwag tayong magbibilad ng matagal kasi maaari. Kaya naman, pwede tayong masunog o ang ating mukha. Kapag ina-apply natin ito, hindi lang sa mukha natin. Kailangan hanggang sa batok at hanggang din sa ating liig. At i-make sure natin na lahat ay nalalagyan natin. 10 minutes later. Ang pangalawa ay ang aloe vera. Ito na yung aloe vera na prepare natin kanina. Kapag tinignan natin ito, tinignan natin ay talagang malapot siya. Ngayon, i-apply na natin ito. Dahan lang para huwag matapon. Ito ay katulad rin ng kalamansi. Ito ay patanggal rin ng ating oil skin. Ito nga ay nakakatulong lalo na kung ikaw ay dry skin. Mainam nga, nagagamit tayo nito lalo na kung gumagamit tayo ng kalamansi. Kasi kapag gumamit tayo nito ay napiprevent niya ang pagkasunog ng ating mukha. Halimbawa naman ay hindi natin naiwasan na mapadaan sa init at nakakawala din ito ng ating mga dark spots sa ating mukha. Dati may dark spots ako dyan pero sa tagal na gumagamit ako nito ay nawala na. Ito rin ay maituturing na moisturizer ng ating balat. Ito ay nakakapag-prevent ang pagtanda ng ating mukha at pwede rin natin itong gamitin bilang facial mask. Tandaan natin na ang FDA o ang Food and Drug Administration ay hindi nire-regulate
na gamitin ang aloe vera na skin care. Pero it's up to you naman kung gusto mong gamitin ito. Kasi tayo naman ay malayang pumili kung ano ang gusto natin gamitin sa ating mukha. Kung ako naman ang inyong tatanungin, ay hiyang ito sa akin. Hindi nagkakaroon ng irritation o kaya o ano pa man sa aking mukha. Kapag may irritation sa inyong mukha, ay pwede naman kayong magpaderma o pumunta sa inyong doktor para alamin kung ano talaga ang nararapat na gamitin ninyo bilang skincare ng inyong mukha. Ang huli nating ilalagay ay ang rice milk o ang sabaw ng ating mga nilutong kanin. Yan. Ano ba ang kagandahan ng rice milk o ang sabaw ng ating nilutong kanin? Ito ay lightening and glowing skin at nakakapagtanggal din ng ating mga dark spots, scars at skin oil. At ito ay isa rin sa nakakapagpabata ng ating mukha o younger age ng bawat gumagamit nito. At kapag gumamit tayo nito, wala itong side effects. Safe na safe itong gamitin. Siguro nagtataka kayo bakit tatlo yung aking ginamit. Kasi pansinin natin, yung kalamansi, connected siya sa aloe vera. Yung aloe vera ay connected siya sa rice milk. Kaya pinag-combine natin yung tatlo para yung result niya ay kitang-kita natin. Alam naman natin na ang kalamansi kapag ka nag-direct tayo sa sunlight ay talagang masusunog ang ating balat. Kaya kung hindi tayo gagamit ng aloe vera pagkatapos natin gumamit ng kalamansi, ay hindi natin mapiprevent yung pagkasunog ng ating balat. Kaya nag-a-apply din tayo ng aloe vera moisturizer ng ating mukha. Siguro tinatanong niyo kung ano naman ang connect ng rice milk. 'Di ba nag-apply na tayo nitong dalawa? Meron pang rice milk. Ito ay pang-pag-glow din ng ating mukha. Yung tatlo ay combination ng ating skincare. Kaya kung nagustuhan niyo ang video na 'to, ay huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe lalo na sa aming channel. At ilalagay ko na rin sa description below ang aming mga video ng mga recently video na aming mga ginawa. That's all. Thank you. Oops. Remember, you are beautiful on your